So, hi everyone! Welcome back to my channel. So, guys, ito, gagawan ko ng update itong mga nireview kong product from Ann Klutz Brushes and yung kay Miss Anna Kaina Sponge. So, unahin na natin itong Ann Klutz Brushes kasi ito naman yung una kong nireview. So, ito na sila ngayon. Ayan. Kompleto pa rin naman sila. 10 pieces pa rin na brushes. So, iisa-isahin ko na lang din. Kasi yung iba dito marumi, hindi pa nalalabhan. So, dun muna tayo sa mga hindi ko nagagamit. Katulad nitong fan brush, itong mga maliliit, ito, normally hindi ko talaga ito nagagamit kasi hindi naman ako ma-eyeshadow na tao. Pero ginagamit ko itong dalawa pang concealer. Ayan, pinanga-apply ko sila ng concealer, tsaka pinanga-apply ko rin ito nung tinted sunscreen ni Miss Anna Kai dun sa aking jowaers kasi naglalagay siya dun sa gabi. So, ayan, madumi pa. Ayan, dukos lang sila ginagamit kasi hindi talaga ako ma-eyeshadow na tao. Pero in fairness naman, okay pa rin naman sila. Ilang beses ko na rin silang na labhan at okay pa rin yung mga tao dito. Yung body nila okay pa rin. Yung mga, may mga konti lang na gasgas, pero yun lang naman yung problema. Kasi nga, kahoy to, tapos pintura lang. So, yun lang naman ang problema dun sa kanilang body. Pero may natanggal na dito eh. Ito ba yun? Okay na ata ulit. Alam ko may natanggal na dito. Ay, ito pala. Meron na sa kanyang na cut. So, dito naman tayo sa mga lagi kong ginagamit. Katulad nitong si powder brush, si contour, ayan, ito yung sa blush brush. Tapos, itong foundation brush na to. Itong flat angled kabuki. So, ito mga ginagamit ko sila. Itong si blush brush is ginagamit ko na lang din siya pang apply ng pulbo. Basta, multi-purpose na rin siya sa akin. Hindi lang, kasi normal yung ginagamit kong blush is mga cream blush na rin. So, pag ginagamitan ko ito nung, pag ito ginagamit ko pag base ko, sinasabay ko na rin dito yung blush on kong cream. So, ayan, makikita nyo, may pang blush on pa dyan. So, sinasabay ko na rin siya. Pinang-apply ko rin siya ng powder. Basta kung ano yung mahawakan ko sa kanilang dalawa na pang base, ito yung ginagamit ko. Kung ano yung available na malinis, ginagamit ko pang base. So, ito, as is lang siya, ginagamit ko siyang pang powder. So, ayan, pang powder ko pa rin. At in fairness naman sa kanilang bristles, is okay na okay pa rin. As in, parang bago. Walang, nakailang beses na ako nito, guys, na laba. Okay pa rin yung mga bristles niya. Hindi mga nagkakalas-kalas. Ganda. Kahit itong si contour, oh. Okay na okay pa rin siya. Malinis to ah. Itong dalawa, itong tatlo pala malinis yan. Ito lang yung marumi. So, ayan. Problema ko lang din. Ewan ko pagbasa sila dito sa may kwarto namin. May mga nilalanggam. Nilalanggam sila. Yung langgam ng ano, ng asukal yun. May mga langgam sila minsan. So, ayan. Ayan naman makikita kayo. May langgam pa siya. Yun lang. Pagbasa lang kasi medyo matagal siya matuyo dito sa kwarto. Sa gabi ko kasi sila nilalabhan. So, syempre wala nang masyadong init. Wala na rin masyadong hangin. Kaya matagal silang matuyo. Normally ang nangyayari, maghapon silang nakababa dito sa labas. Nakaganito muna sila pag bagong laba para hindi ma-stuck yung tubig dito. Tapos pag medyo tuyo-tuyo na sila, tinatayo ko na sila dun sa holder para at least matuyo sila ng hangin ng nakaganito. So ayan, in fairness naman sa 500 pesos na beginner brush ng Ann Klutz Brushes is okay pa rin sila hanggang ngayon. Nakailang gamit kung sa kanila laba. Maganda pa rin sila. Ayan o. Diba? Oh. Hindi ko alam kung yung mga mumurahing brushes na mabibili mo lang na walang brand is katulad nito na kahit ilang laba mo na, matitibay pa rin yung mga body nila. Kasi yun, baka yung goma, natatanggal-tanggal na, yung pagkakadikit, di ba? Yung mga bristles na babawas-bawasan na.
So, ito maganda talaga yung pagkakagawa niya. So, move on naman tayo dito sa sponge ni Miss Anna Kai kasi palobat na yung aking camera. So, ito na siya ngayon, guys. Hindi ko alam kung na bibigyan ng anong hostesya ng camera yung galanga. Idadarken ko ng konti. So, ayan na siya. Ayan na. Dinark ko ng konti. Ito na siya, oh. Ayan. May mga marka na siya. Hindi na siya natanggal. Ayan, tapos, tuyo to guys, ha? Hindi ko na siya binasa. Ayan, no, meron na siyang mga crack. Ayan, may crack-crack na rin siya. May mga natanggal na na sponge. So, itong marka na to guys, is nung ginagamit ko yung crayons na BB cream. Yun lang, dun lang naman siya nagmansya talaga. Kasi sobrang, ewan ko kung hindi maganda yung acidic kong skin. Tapos yung formula nung BB cream na yun is hindi maganda sa sponge na to. Kaya siguro nagmark. Yun lang ang alam ko ah. Kasi yun lang talaga yung ginamit ko na sobrang nagmamark siya na iiwan. Hindi na siya natatanggal kahit labhan ko siya ng kahit ano. Ayan. Tapos yan oh, may mga ano na talaga yung sponge. Ayan. Pero in fairness naman yung hugis niya, ganun pa rin, hindi na iiba. Kahit basa to guys, ganun na ganun pa rin. Tapos, nakaka-blend pa rin talaga siya ng maganda. Kahit sira-sira na yung kanyang katawan. Ayan o, kahit ganyan na yung katawan niya. Nakaka-blend pa rin siya ng maganda. So, matibay siya. Kasi araw-araw ko rin naman itong ginagamit eh. Pag hindi ako nag-sponge. Ay, pag hindi ako nagbabrush, sponge yung gamit ko. So, parang araw-araw din na nagagamit ko siya. Use and abuse na ang mga ganitong level niya. Ayan. So, maganda pa rin siya. 288 lang to. Tapos, itong Antlers brushes is 500 pesos. So, may mga separate reviews ako sa kanila, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, para at least makita nyo dun yung first impression ko sa kanila, is ilalagay ko na lang dito sa card sa taas or kaya sa description box. Para mapanood ninyo. At sana panoorin nyo talaga para makita nyo dun yung separate reviews ko sa kanila. So, ayun lang. Again, ginawan ko lang ng update to para at least nakikita nyo rin na kung gano'n sila ka worth it. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood and subscribe na kayo sa channel ko ha. Marami pa akong parating na videos ng reviews, tutorials para sa inyo. So, ayun lang. Maraming salamat and see you on my next one. Bye! Ganda ng contact lens ko, no? Bagong dating yan.